لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Manahapon sa ating lahat. Manahapon po, sir. Okay, bago tayo upo ay maaari bang makitingnan natin mga paligid kung mga alat, maaari bang makitulot ang ating mga alat para naman maging maaliwanag at sikala kayo ang kaaray. Okay. Marcelin, may naliban ba sa araw na ito? Meron po, sir. Sino? Si Posy, Melanie, si Wagran. Okay, maraming salamat. Narinito ulit ang ating mga pamantayan sa klase na ating dapat sundin sa araw na ito. Upang ating ito matandaan, maaaring mong pakibasa ulit, Miss Gilan Rev. Mga pamantayan sa klase, tumahimik at makinig habang may nagsasalita. Itaas ang kamay kung may katanungan o kahit kaya ang nais sumagot. Huwag umamit na kahit ang radya sa loob ng sulit-aralan habang may klase. Maging aktibo sa diskusyon at mga duwal. Maraming salamat. Akin ba bang maaasahan na lahat ng ito ay ipapatupad sa ating klase? Oo, sir. Magaling. Akin naaalala rin yung may ibinigay ng kong hakdang aralin na inyong isusunidi para sa araw na ito. Lahat ba ay nakagawa? Yes, po. Okay, magaling. Inyong nga itong ilabas. Bago natin yung ipasa o bago nyo yung ipasa, narito pala ang ating batayang panumat para sa inyong mga takdang aralin. Okay? Nakalabas na ba lahat ng takdang aralin? Yes, sir! Magaling, bago nyo yung ipasa, makinig muna sa aking instruction sa pagpasa ng mga papel. Ang mga tao sa pinakahuli ay ipapasa ng mga papel sa tao sa harap at galingin sa tao sa harap at sumabot sa pinakaharap. At yung mga tao sa pinakaharap ko siya kung susunitin naman niyo ang inyong mga papel. Maraming salamat. Kaya naman magsupo. Meron ba sa inyong pinakagawa? Okay. Silence means no. At dahil naman kayo nakagawa. Ngayon naman ay ating babalikan ang ating nakaraang diskusyon kahapon. Ang ating nakaraang diskusyon ay patungkol sa geografiya. Upang ako'y lubos na makasiguro na inyo nga ito, natanda at isinabuhay at isinapuso, ako'y magtatanong. Rony Lou, ano nga ba ang geografiya? Ang geografiya po ay ito po yung iba't ibang uri po ng kalupaan kung saan doon po ay may iba't ibang klima po, sir. Magaling! Norseline, may nakagawa ka ba? Parang sa akin po, ang geografiya, isang branch ng science na tinatawag na geography. Kung saan nakaaral sa mga pulo at iba't ibang lugar po. Tama! Ang geografiya ay pag-aaral sa patungkol sa kanyang kasikalangan, inibig at ka-interaction ng mga tao. Ngayon, upang ako'y lubos po, 100% makasiguro na inyong isinabuhay, isinapuso, at isinangutak ang ating nakaraang diskusyon, tayo ay magkakaroon ulit ng balik aral o balik test. Anari, maaaring mong masakay ng ating kanilo? Sabihin ang salita, ang salita tama kung ang pangungusap ay tama, at mali naman kung di tama. Melanie, maayaw mo bang basahin ang unang tanong? Ang geografiya ay tumutukoy lamang sa pag-aaral ng kanyang physical at sa lugar. Tama o may? Sali. Tama. Pangalawang tanong. Mustafa, maayaw mo bang basahin? Mga geographer ang tawag ko mga eksperto sa pag-aaral ng kanyang tipika ng ating lesbos at sa unay sa pagitan ng tao at ng kapaligiran ito. Tama ang may. Pangatlong na tanong, Norseline, maayaw kayo kumasahin?
Ang geography ay galing lamang sa Korea at ito ay ginawang geography at physical knowledge. Tama, dahil meron din iba't-ibang uri ng geography at kaya ng human geography. Pang-apat na katanungan, Chiba, mayroon ba masakit at sa ulan? Ang human geography ay kalingan sa mga uri ng geography. Tama. Okay, kung pa. Ikalimang katanungan. Rubido, maaari bang masakit at sa ulan? Ang physical geography ang pag-aaral lamang sa mga anyong lupa. Dali. Lupa. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa ating paksang aralin o bago natin tumbukin ang ating talakayan sa araw na ito, magbibigay ko na ako ng palahulaan sa inyong mga idea o sa inyong mga isip kung patungkol ba talaga sa ang ating magiging talakayan o paksa sa araw na ito. Chiba, maaaring ba masahin ang ating tanong to? Ang ganang mabuti ang iyong kapaligiran ay sa malinis na papel, sulat, manano, amang, kalimitan, makikita sa ating balikin. Okay, maglabas na kayo ng isang maniis na papel. Para maging mas specific, isang kapat na. Bibilang ako ng hanggang 10, dapat may naisulat na kayo. Pwede nyo isulat kung ano yung nakikita nyo sa ating paligid. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, siyam, kalahati, sampo. Ngayon, may idea na ba kayo tungkol sa ating paksang aralin o magiging talakayan sa araw na ito? Kung meron, inyo nga itong ibahagi. Melanie. Idea kung patungkol saan ang ating magiging talakayan sa araw na ito dahil binigay ko na unang gawain sa inyo patungkol sa kung ano ang meron sa ating kapaligiran. Batay po sa iyo binigay na pagsusulit po, sir. Naisip ko po magiging paksa natin ngayon ay tungkol po sa geografiya na kung saan dahil po sa mga bagay-bagay na makikita po sa atin sa paligiran na kung saan nakapalagot. Magaling. Parang dalang idea. Bandera. Base po sa aking kilidid kanina ay sumali sa isipan ko na ang pag-aaralan sa hapon ito ay ang vegetation cover. Napakagaling. Ngayon naman, bago tayo tumuloy sa karagdagang panggawain para inyong mas mahulaan o para kayo ay mas magkaroon pa ng idea kung patungkol ba talaga sa ating paksa o magiging talakayan sa araw na ito. Narito ang ating layunin para sa talakayan. Sa loob ng 45 na namin na itong talakayan ng mga mag-aaral na inaasa ang makakatamunod ng 4% ng pagkatuto sa mga sinusunod. Na ilalarawan ang mga meditation cover sa atya na yung ginawa na ang mga meditation cover ay nakapapeto sa pamumuhay, pananamit, paniniwala at kaugalian ng mga naninirahan sa isang lugar. Ngayon, tumuloy na tayo. Dahil ito ulit ang aking inihandang gawain upang kayo ay magkaroon pa ng idea o konsepto sa inyong mga utak kung patungkol ba talaga sa araw at yung magiging talakayan. Anari, maaaring ba basahin ang ating tanong? Mas dalat sa pagiging ang dalaman ng mga larawan, isaayos sa mga binulong mga titik. Pagkatapos, mabuo ay isulat sa isang malinis na papel. Ang unang makakasagot ay ang magbibigyan ng mataas na pulpos. Magaling. Ngunit, bago natin yung gulit, ako ay may dadagdag na panunod. Umuha tayo ng apat na grupo, pero dahil may mga absent sa atin ngayon, dalawang grupo na lang. Kung bilang ng isa, hanggang dalawa. Kung simula, isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Walaan ng isa dito at dalawa ito. Ngayon naman, sisimulan na natin ang ating gawain. Dahil ito ang mga larawan. Pangalawa. Pangatlo.
ako yes, sa sir. Ayos ka ba? Yes, sir. Okay, maayos ang ipasa ang inyong mga papel. Maraming salamat. Ngayon ang matitignan natin kung kaninong sagot ba kanina yung pinakatungka ko mas pinakamahawi sa ating magiging para kaya yung paksain sa araw na ito. Miss Melanie, saan na si Melanie? Nag-CR pa po, sir. Nag-CR. Sino nakakaalala ng kanyang sagot kanina? Okay, ang kanyang sagot kanina ay patungkol sa iyong tapia. Ano, Salema, yung mga ulit ang iyong sagot kanina? Ang sagot ko kanina ay vegetation cover. Magaling. Parang nag-advance reading ata itong batang to. Ganyan dapat. Dapat tinutularan niyo yung mga ganyan. Nag-advance reading. Tama. Ang ating magiging para kaya yung paksain sa araw na ito ay patungkol sa vegetation cover. Ngayon naman tayo ay mag-i-explore, manonood ng video para sa ating paksain sa araw na ito na magiging karagdagan sa ating mga karunungan. At dahil hindi ko na ano pa ngayon, na-attach sa aking PowerPoint ang aking video, ako na lang ito ang ipapasa sa inyong mga cellphone. Lahat ba ay may smartphone or cellphone? Yes, yes sir. Magaling. Ngayon, paki-labas na inyong mga cellphone. Asan ko ba isi-send? Bluetooth or share it? Share it po. Sinong marunong mag-group share it? Kaya-kaya ko. Ay, maaari mo ba akong tulungan? Okay, kaya't hindi ko yan ang dalabas ng mga iPod. Pwede sa chips? Okay, sir, na set up. Magaling, maraming salamat. Ako ay nakakasiguro talaga kayo nga ay isinilang sa 21st century. Alam ko rin yung gawin, kaso nga lang, gusto ko lang makasiguro na kayo ay technological literate. Ngayon naman ay panoorin nyo ang video na aking pinanda kahit sa Google. Pinili ko pa yan para pagpili ko rin sa kanya. Pangarit ang ating panoto para sa video. Panoorin ang video tungkol sa vegetation cover sa Asia. Tingnan at suriin ng mabuti ang mga larawan na aking ipapakita. Ipapaliwanag patungkol sa vegetation cover ng Asia. At ang pamuli, mag-isip ng mga focus na tanong tungkol sa pinanood na video ko. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto dahil ang video ay 5 minuto lang. Ang iyong 5 minuto ay nagsimula. Iyan na pag natapos ang video. Yes po, sir! Magaling na. Dabay lang ako din ng mga larawan natin in case na hindi mo play yung video. May hinagdari naman ako mga larawan. Back up lang po yan. Ngayon naman ay tuturo tayo sa mga focus na katanungan kaya sa ating pag-play panunod. Anong katanungan ay yung nabuo dahil sa panunod yun ng video? Bandera, may nag-visit ka ba ang katanungan? Ang naisip ko po ay, ano ba ang vegetation cover? Musta pa? Ano ba ang pangalagahan ng vegetation sa atin? Sa ating pamumuhay, magaling. Pakitandaan namin yung mga nag-isip na focus na katanungan dahil isasali natin yan sa ating magiging diskusyon o magiging aktibidad sa susunod na gawain.
nagawa ay para sa iyo. Melanie, maaaring mabasahin ang ating bayuro. Buo ng apat na pagkat, nagkakaroon ng makabulukang kalakayan tungkol sa paksang nakatalaga sa inyong pagkat. Nadaanan po, focus na tanong kanina, sasarihin ninyo ito sa inyong talakayan. At gawin naman ito sa loob ng inyong punto. Maraming salamat. Ngayon naman tayo ay buo ng apat na pagkat batay sa ating tiig sa buhay. O yung mga mahilig mambabayan, este mahilig gumanta, maaari kayong bumuo ng grupo dyan. At yung mga mahilig naman tumula, pwedeng magpumpuan dyan. At saka yung iba naman ang mahilig, mag-drama doon sa kanila. Mamaya na yung tanong, nais mo muna kayo ay bumuo ng grupo. Naliwanag ba? Oo. Ayan. Lahat ba ay nakabuo na naman? Yes, po. Yes, sir. Magaling. May naman pwede kayo mag-iwanag batay sa inyong grupo. Okay, ito na mga ikitin yung walang mga. Ngayon natin ito ang ating gawain. Sa unang pangat, sino ang gusto maging una o maging una sa pinakasin. Pangalawa, narito ang inyong gawa sa bilang unang pangkat. Pangalawa. Ipapaliwanag mo na yan. At sa ating mga pangatlong grupo, yan, pangatlo. Actually, apat na grupo talaga yung karalayan mo. At sa ating tatlo lang na. Para sa inyo. Ngayon ay bibigyan ko na ngayon ng 5 minuto para makapaghanda para sa inyo o sa mga iwanan sa mga talakay. Meron na lang tayo ngayon isang minuto na higit. Bago matapos ng inyong 1 minuto, narito ang ating batayang panunod sa inyo para mo yung magkasala. Kaya na lang yung magbasa? Meron na lang tayong 30 segundo. Dalawampung segundo. Sampung segundo.
Okay, lahat ba kayo na makaganda na? Yes. Magaling. Ngayon, bumili kayo ng inyong magiging leader but para mag-ulat sa harap. Sa unang pangkat, ay ko ba? Kasi isip ko. Narito ang inyong ang bitch. Sa para sa unang pangkat ko, ang bitch, ang nasa larawan ko na aming nakikitaari ko ay ang vegetable. Ay, ang priory ko, sir. Priory. Priory. Ang priory? Opo. Yan po. Yan po. Priory. Kung magkita din po sa larawan, ang pwede prima sa mga lugar na ito ay continental type. Kung saan ito nakakaranas ng mag-init at malamig na temperatura na umaabot ng 20% degrees Celsius at sa tagalimig naman ay umaabot ng negative 20% degrees Celsius. Dahil sa uwi ng vegetation ito ay nagkaroon ng pagkakataon ng alaga ng mga hayop at pamatawid at ito ang kanilang pinagkukunan ng kanilang habang buhay na pamuhay ko. Maraming salamat. Maaaring ba natin siyang bigyan ng limang panulot kong nasalapang ito. Ang susunod natin na reporter, maaaring ba pumunta na sa harapan? Ano nga rin ang napili niyo ang vegetation? Ano nga rin ang simulan? Anong vegetation cover ang nasa larawan? Ang uri ng vegetation cover sa lugar na ito ay taiga. Ano naman ang klima sa mga lugar ng vegetation cover na ganito? Ang mga lugar na ganito ay may malamig na klima. Paano nakaka-apekto ang ganitong vegetation cover sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao dito? Madalas, hindi ito kayang paglilakad ng tao dahil sa uri ng klima nito. Mayroon din itong precipitasyon na nasa anyong yelo. Yun lamang po at maraming salamat. Napakamaling para na sila magpupos. Maaari ba natin silang bigyan ulit ng limang manlutong na palakpak. Okay. At para sa ating huling magtatala, ay maaari ba pumunta kayo sa harapan? Anong vegetation cover ang nasa larawan? Ang uling vegetation cover na nasa larawan ay steep. Ano ang klima sa mga lugar ng vegetation cover na ganito? Mayroon itong temperatura sa kantaan at subtropical sa ilaga at yung is steep. So, paano nakaka-apekto ang ganitong vegetation cover sa pag-araw-araw ng pamumuhay ng mga tao? Mula ng priory, ang mga tao dito ay nagkakonsini ng pagkakataong matalaga o mas pastol ng mga hayop para sa kanilang pagkabuhay. Maraming salamat, no? Para dyan po sila na pro-broadcast. Napakaganda ng communication. Maaaring din pa natin sila yung bigyan na unang malalusong na kalakpa. Maraming salamat. Dahil dyan, narito ang inyong mga score para sa inyong pag-uulat. Sa unang pangkat, nakakuha na 25 puntos. Ganun din sa pangalawa. At syempre, sa pangatlo. Dahil kayong lahat ay napakagagaling. Ano nga ba ang vegetation cover? Ang vegetation cover ay tumutukoy sa dami, sa uri, at sa lawak ng mga halaman, damo, punuhan, at kung ano-ano itong tumatabon sa kalubaan. Halimbawa na lang ang vegetation cover ay ang makikita natin sa labas ng mga damhan. Yan ay isang halimbawa ng vegetation cover. Ang vegetation cover sa Asia ay nahati sa anim. Dahil mga Asya ay natatangay sa lahat ng kontinente, lalo na rin sa taglay itong physical na katangilan. At dahil na rin sa lawak nito. Kaya naman lahat halos ng katangilang physical, pati na rin ang mga vegetation ay matatagpuan sa Asya.
Ang vegetation cover na matatagpuan sa Asia ay ang steak. Ito ay uri ng damuhang may mababaw na ugat o shawl o rotted short dresses. Maliit lamang ang ulan na tinatamasa ng mga lugar na ito kaya ang mga damuhan nito ay hindi masyadong bubuhay at mababaw yung kanilang mga ugat. Ang pangalawa naman is taiga o boreal forest Rocky Mountains terrain. Matatagpuan din ito sa hilagang Asia, particular sa Siberia. Kunipuros ang mga kagubatan ito o mapang-akit na kagubatan dahil lang dito sa taglay ng kagandahan. Kunipuros siya dahil halimbawa na lang ito ay mga pine tree o mga hugis karayom na mga dahon. Nagiging sandi o ang nagdudulot ng mga ganitong mangyayari ito na dahil sa precipitation na nasa anyong yelo. Kaya ganun yung mga kulay doon, halaman o mga kulay na doon. Ang pang-apat naman ay tundra o treeless mountain top. Kakaunti ang mga halaman dito tumatakip sa mga lupain ito at halos walang mga puno sa lupain ito. Dahil matatagpuan ito siya sa Arctic Ocean, halimbawa lang diba. Diba dito is, base sa science, ang Earth ay umiikot sa araw sa 24 degree na ulo niya and sa kanyang axis. And ang distribution ng sunlight ay hindi ganun ka-equal dahil nga sa halimbawa sa North and South Pole ay hindi siya masyadong nasisilangan ng araw yung in Arctic Ocean. Kaya yun, ang iba rin na sanghi ng pagkakaroon ng iba't ibang vegetation cover ay sanghi ng klima ng meron ito. Ang pang-apat naman ay savanna. Matatagpuan ito sa Timog Silangang Asia, particular sa Myanmar at Thailand. So, pala yung may damuhan, may pinaghalog damuhan at kagubatan. At ang pang-apat naman ay tri-rate, so pala yung may damuhan, matataas na ugat o malalalim na ugat o ang deeply rooted grasses. Kung ang steppe ay mayroong magbabaho na ugat, ang prairie naman ay mayroong matataas at sa malalalim na ugat. And ang pangkuli ay ang tropical rainforest. Tropical rainforest. Halimbawa na lang dito is matatagpuan din ito siya sa Pilipinas dahil na nasa torrid zone siya or halimbawa na lang is nasa gitna talaga siya. Hindi gaya ng ibang lugar na matatagpuan siya sa high and low latitude. Ang mga lugar pala na nasa savanna, prairie at steppe ay ang kanilang karaniwan na kinabubuhay pa ay pag-aalaga at pagpapastol ng mga hayop. Then next. Ngayon naman, susubukan ko kung nakinig ba talaga kayo sa aking pinagsasabi or may natutunan ba kayo. Ano nga ba ang vegetation cover? Bandera. Para sa akin yung vegetation cover ay yung uri ng lupa sa iba't ibang geographical at physical tulad ng prairie, savanna, steppe at saka yung natawag tayo na sa formula. Magaling! Sabi naman ang ikalawang katanungan, paano mo ilalarawan ang steppe? Shiba? Ang steppe ay mayroong temperatura ng tamtaman sa tropical sa ilaga at humid hemisphere. Magaling! At ina mong susunod na katanungan ay bakit mainit ang klima na nararanasan sa isang lugar na may vegetation cover na steppe? Okay, wala. So ako na lang. Ang vegetation cover ng steppe ay kalimitang matatagpuan sa mga lugar na may katamtamang temperatura. Kaya nga, kanina diba sinabi ko ito ay tumatanggap lamang na 10 to 13 na pulgada ng ulan. At hindi siya masyadong nauulan. Kaya, hindi, although na hindi siya parang desert kasi yung desert is totally, hindi siya masyadong nauulan. Ay iba lang sa steppe, tumatanggap pa rin siya ng ulan. At saka may nabubuhay pa naman na damhan. At ang ating susunod na katanungan ay ano ang tundra at ano ang tema dito? Anna Rae. Ano ang tundra at ang tema dito? Ang tundra ay sangol ng vegetation cover at ang tema dito ay... Palamig. Magaling.
Ang rainforest po ay, ito po ay isang uri na vegetation cover ng lusakal. Napapaligiran po o natatabunan po ng lupa ng mga puno ang lupa po. At sa palagay ko po, ang kalimitan klima nito ay malamig dahil nga po, dahil sa mga puno na nakatabon po sa araw po na kung saan hindi po direktang makakasok po sa magaling. Ang mga lugar na may vegetation cover na rainforest ay karaniwang nakakaranas ng tantay na pagpulan at tangkaraw. At sa ating mga tanungan, ano ang savanna at ano ang klima dito? At Shiba? Ang savanna, isang deserto na saan klima dito ay malinit. Magaling, medyo may papainit nga siya doon pero hindi naman siya totally malinit. Dahil ang savanna ay may pinaghalang damuhan at kagubatan. Sa ating susunod na katanungan, ano ang taiga at bakit malamig ang klima dito? Mustafa? Ang taiga ay isang malinit vegetation na kung saan napapaligiran ito na babalot ng yelo. Kung saan ay malamig ang klima dito na hindi kayang pamuhayan ng mga mapulina kay tao or kayo. Magaling, kung mag-sense ka nga lang, no? Kaya nababalutan na nga yung video. So, ang klima talaga nyo is malamig. So, sa ating susunod na katanungan, anong klaseng damuhan meron sa isang lugar na may vegetation cover na priority? Ang anaheim. Anong klaseng damuhan meron sa lugar na may vegetation cover na priority? Tama nga yun naman. Ang mga tao na atira sa mga
yung vegetation cover pula na tundra taiga ay malamang ay makakapal din naman yung galing na tundra at taiga ay sarinitan lang yung nanirahan din na yung at ang matako na naman na nanirahan sa Savannah Forest ay malamang maninitis din ang kanilang mga damit building sa kanilang hanap buhay. Ano mga halaman at puno ang makikita sa inyong mga lugar? Ana rin. Mga halaman at puno na nila sa aming lugar ay nara, meron kaming mamangga, niyog, abaka, at iba pa. Magali. At paano naman ito nakakatulong sa inyong pamumuhay? Nakatulong ito sa aking pamumuhay dahil yung sa mga mangahan namin, kapag ang mga ito magkakaroon ng mga harvest, then sa niyong din namin, ginagawa kopra, tapos yung mga tao magputo ng mga tunot na ginagamit sa sa pagtutunong. So, magaling, tama ka naman. Kung anong meron sa ating kapaligiran na ito din namin, ginagamit sa ating itinabubuhay. May namanaran ito ang ating pangwakas na gawain para sa araw na ito. Ano rin, maaaring pagbasahin ang ating panuto? Panuto, bawat pangkat ay gagawa ng isang maibing video presentation tungkol sa ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. Paano nakaka-apekto ng uri ng kapaligiran ang pamumuhay ng mga tao? Ang video ay tatagal lamang mula 3 o 5 minuto base sa talagang paksang pinalakay ng bawat pagkat. Ayan. Ayan kayo ay bumalik sa inyong grupo kanina bagay sa inyong hilig sa buhay. Nagsira yung iba kayo. Maaari na lang tanuhin ninyo yung gagawin sa pagkat. Hindi ko pa naman ito siya i-check ngayon. Maaaring bukas pa kasi nga panonood kung maaaring maginandang video. So, narinito pa lang ating rubric para sa gawain ito. Habang hinihintay ninyo ang iyong mga kasamahan, maaaring nyo lang i-conceptualize o planuhin ang inyong mga gagawin. Bakit mahalaga maging maalaga sa ating kapaligiran? Mahalaga maging maalaga sa ating kapaligiran dahil sapagkat kung ano yung ginagawa o nangyari sa iyong kapaligiran is may katumbas na may epekto ito sa iyong sarili. Magaling. Maraming salamat. At dahil narito na ang inyong kaklase at huli man siya sa ating klase, maaari rin siya natin pagbigyan sa pamamagitan ng pagsagot ng ating huling dalawang katanong. Ponce, maaari mo bang basahin at sagutan itong nalalabi natin dalawang katanungan? Yes, sir. Magandang hapon, sir. Magandang hapon na klase. So, huli man ako sa klase, gagawin kong tarang ko para at least makahapon sa inyong kalakayan. So, sa pangalawang katanungan, kung pinapahalagahan at iningatan mo ito, ano ang mga bagay na maaari mong gawin sa ngalan ng maganda at maayos na ugnayan ng tao at sa kapaligiran? So,
Una sa lahat, napakalaga ang ugnayan ng tao at ang kapaligiran. So, hindi makisa sa ayos o wala sa good-looking environment ang kapaligiran, yes, kasi kung wala ang taong nag-aalaga dito. So, bilang isang mag-aaral, so kailangan din natin isa-isip at isa-puso kung ano-ano ang mga dapat natin isa-alang-alang para sa ikapaayos ng kapaligiran. Huwag na naman ng pag-aaral ng replanting at iba pang mga aktibidades. So, yung pag-clean up, pag-clean up sa mga karagatan para maiwasan natin yung mga pollution na nangyayari sa na nakaka-apekto talaga, hindi lamang sa kapaligiran, pati na din sa kalusugan ng isang tao. So, yun po, sir, na napakalaga po talaga ang ugnayan ng tao at kapaligiran dahil silang dalawa mismo ang nagbibigay buhay dito sa mundong ibabaw na ito. Yun po. Maraming salamat. Nato na yung kahit sa'yo naman siya, buhawi naman. Maaari mo natin siya bigyan ng limang talakpak. At sa tingin ko ay kinakapos na tayo ng oras dahil din bukas na ako magbibigay ng pagtataya. Kaya kayo ay mag-study at bukas na bukas bago natin simulan ang talakayan tayo magkakaroon ng pagtataya. Yun lamang at maraming salamat. Maaari bang magsipag sa iyo ang lahat? Para sa iyo lahat.